Hello world, this is Coco Martek. So today we are going to review the Redmi 7A. Now for the most satisfying part of reviewing smartphones is the plastic removing. Look at this, how satisfying. Kaya ako binili yung phone kasi naglalakad ako sa Mega Mall and nag-iipot ako, syempre gusto ko mag-review ng iba pa mga smartphones. So naisip ko, since nandun yung Xiaomi branch, gusto ko mag-try ng phone from Xiaomi. So nakita ko to, so it's very affordable. So this is less than 6,000 pesos. Pero hindi ako dun sa Xiaomi branch bumili, sa Lazada ako bumili. Kasi gusto ko yung kulay na to, which is the gem blue color. So wala yung stock dun sa Xiaomi store. Kaya ang ginawa ko na lang, bumili ako sa Lazada. Ang ganda kasi ng kulay niya, parang gradient siya ng blue and green. So kaya binili ko yung phone kasi naging interested talaga ako kasi meron siya Snapdragon 439. And usually kasi sa mga price point ng ganito, mga 10,000 below, mga MediaTek or mas mababagat pang processors ang ginagamit. Kaya intriga talaga ako dun sa Snapdragon. And of course, gagawan din natin ng benchmarks from Antutu and Geekbench 4. So first, pag-usapan muna natin yung build quality ng phone. So at the back, you have a, this is made from plastic. At the top, meron ka ng microphone and yung 3.5mm headphone jack port. At the right side, meron ka ng power button and yung volume rocker. Sa left side, meron ka ng SIM card tray. And at the bottom, you have the micro USB and the speaker grill. So, mukhang dalawa yung speakers niya, pero yung sa right side lang yung gumagana. So, pag tinakpan mo yung right, wala ka na maririnig talaga na sounds. So, at the back, you have the 13-megapixel camera, which pag-uusapan natin later at the video. And bibigay din tayo ng sample photos and videos about my camera. And you have the flash underneath the camera lens. And meron kang Redmi logo na meron designed by Xiaomi. The color variant of the phone is gem blue. Pero meron ka rin matte black, matte blue, and matte gold. Body ng phone is 146.3 by 70.4 by 9.6 millimeters. Yung body dimensions ng phone. And it weighs 165 grams, so it's very light. And since maliit nga yung phone, it's made from plastic, sobrang gaan niya, and it's really easy to use. And pero medyo madulas ng konti yung likod. Medyo maganda yung grip ng phone kasi parang pro-curve yung likod niya. Pero fingerprint magnet siya. Yung screen niya, so let's talk about the screen display. It's an IPS LCD screen na merong 5.5 inches in diagonal. So yan, 5.5 inches in diagonal. It has a screen to body ratio of 74.4%, a resolution of 720 by 1440 pixels, a screen ratio niya is 18 by 9, and meron kang density of 295 pixels per inch. So out of the box, meron ka ng Android 9 and MIUI 10. So it has the latest MIUI version of Xiaomi's OS. Hindi latest na Android since kakalabas lang yung Android 10. So if you're interested or you're curious about Android 10, I have a separate video about it. I'll be posting the link down in the description below. Hindi naman ganun ka-significant yung update from Android 9 to Android 10. So okay na rin. It's not a big deal or a deal breaker. Then again, for the processor, you have the Qualcomm Snapdragon 439, and in a while, gagawa tayo ng benchmark about it. So for the CPU, you have an octa-core, dalawang 2.0 GHz of Cortex A53 and 6 na 1.45 GHz of Cortex A53. So for the GPU, it has the Adreno 505. So in terms of gaming, solid siya kasi although heavy intense yung ginawa kong gaming, so for Mobile Legends, sinagad ko lahat ng settings. So high settings, and yung parang smooth animation siya, in-on ko rin. Pero yung in-off ko yung frame, parang character frame, kasi ayoko nung itsura nun. Pero in terms of gaming, walang lag, walang frame drops, solid siya, kasi yun nga, smooth yung experience. Very intriguing kasi yung mga price points na ganito, yung mga pababa na pababa, mga below 10,000. Parang yung feeling niya parang naglalaro ka na rin sa mga high-end phones eh. Except yung display, syempre yung display mas maganda yung high-end. Pero yung bilis, yung smoothness of gaming, parang almost the same na rin siya. So it's very satisfying to buy this phone. So kapag bumili ka naman nito, syempre hindi mabigat sa bulsa, lalo na kung kunwari na hold up ka tapos o kaya na wala mo yung phone, hindi masyadong masakit. Kasi mga flagship phones, mga
40,000 pataas na eh. Pero kung bumili ka ng mga ganito, yung mga 6,000 pababa, hindi masyadong masakot sa bulsa. And at the same time, you have great quality na rin. In terms of speed, yung build, yung display. For the internal memory, pwede ka magkaroon ng storage of 16 gigs and 2 gigs of RAM, or 32 gigs of storage or 2 gigs of RAM, or 32 gigs of storage and 3 gigs of RAM. So this will depend on you kung magkano yung budget nyo. So syempre, pag mas mataas yung specs, mas mahal, mas mataas yung pera na shell out mo. So yun, depending sa use mo and sa budget mo kung gusto mo pang taasan yung specs. Pero ang advice ko is, isagad nyo na yung specs kasi hindi naman ganun kataas yung ibabump nyo kapag mag-upgrade kayo ng specs. For the camera, you have a 13 megapixel main camera with an aperture of 2.2 and 1.12 micron, LED flash HDR, and yung video, pwede ka mag-capture up to 1080p with 30 frames per second. So for the video, okay lang siya. Hindi siya ganun ka-high-end yung quality. Of course, again, for the price, it's a budget smartphone, so you don't have to expect a lot na parang DSLR or iPhone video quality. Pero okay na rin, it's suffice enough kung mag-video ka lang naman for mga occasions, ganun yung gusto mo lang kumuha ng memories about that specific experience. For the camera naman, for the main camera, the rear camera, and the selfie camera, I was actually impressed about the quality. Of course, it's not going to be like the Pixel phones, the iPhone. Pero again, for the price, okay na rin siya kasi it's not that punchy yung colors, it's not that saturated, okay din yung highlights and yung exposure, it's not that overly exposed. And if you're just going to use this for social media, you can always post-process it using editing apps. So, pwede mong tweak out yung photo mo for the way you want to look at it. Kaya, okay na rin yung camera niya. So, if you're wondering about that, sige, test tayo ng isang camera photo. So, for example, kung kuha ko ng photo, kung paano ako nag-video, okay na rin siya. So if you have ample amount of light sources, natural light, artificial light, maganda yung kalalabasan ng camera. Pero based from experience man nag-take ka ng picture, huwag mong gaglawin kagad yung picture kasi mag-blur siya. Kapag pagka-picture mo, tapos ginalaw-galaw mo. So papakita natin yung kinuha natin picture. So ito yung mga pictures na kakakuha lang natin. Ito yung sinasabi ko na kapag nag-picture ka tapos gumalaw-galaw ka, medyo blurry siya. Kaya if you're going to take pictures with this phone, stay steady mga after ilang seconds or milliseconds. Then ito naman yung sa rear camera. So ito yung sa selfie camera. And this one is the rear camera. Maganda naman yung kuha niya. It's not oversaturated. No, yung contrast, medyo hindi siya contrasty. Then ito naman yung mga videos and photos na nakuha ko kanina habang may daylight or konting ilaw. Medyo cloudy kasi sa labas kaya walang mga, hindi siya sobrang bright sa labas. Pero, so if you can see at the photos, it's not overly exposed. Hindi masyado mataas yung contrast. And pag tinurn off mo yung beauty mode, maganda yung kalalabasan. Kasi pag tinurn on mo, medyo, hindi kasi ako fan ng beauty mode. So, tinuturn off ka talaga. And yung highlights niya, hindi blown out. And yung shadows, kita mo pa rin. So, it's a great photo, great compositions pag gumawa ka. Of course, yung mga photos din kasi, depending on the techniques you use. Sa video naman, medyo okay lang din siya, pero mas maganda yung kinalabasan ng photos compared sa videos. Sa videos, okay naman yung audio quality niya, rinig naman, and very clear. Very picture quality niya, konting pixelated. So I'm not really sure kung meron ako na bago sa settings, pero nakalagay na kasi dun high quality. So based from my videos na kinuha ko, medyo blurry siya ng konti. Given na nasa labas na ako nun, so meron na akong sunlight doon, meron na akong natural light. Pero okay naman, hindi siya crappy video na in-expect mo sa from a very affordable smartphone. For the camera, you have a feature called the short video clip or the short video. So what this does is, it has a predetermined time of 15 seconds to video you, so this works for both the selfie and the rear camera. So for the sound quality of the speakers, actually I was really impressed about the speakers, although both ng firing speakers siya and madaling mabalak pag naglalaro ka ng games or watching media content. Pero kapag tinanggal mo yung phone mo or hindi na obstruct yung camera, yung speakers, maganda yung quality niya. So it's very loud, it's very rich. Hindi sabog, hindi parang tono ng lata yung tunog niya. So I was really impressed about the speaker. So nothing negative about that. Except nga yung bottom firing speaker siya. Navigation system is now optional. Stricter permissions and privacy controls, a new focus mode for disabling distracting apps, simpler notification controls,
better integrated family control. Then about the battery, meron siyang 4,000 mAh battery. Based from playing, videos, and capturing photos, hindi ka agad naubos yung battery niya. So since 4,000 niya siya and IPS LCD and maliit pa yung screen niya, it's very impressive. And expect na magkaka-battery ka for one whole day. Kahit pa yung paggamit mo kapag nag-text ka lang and browsing, expect more than a day for usage of this phone. Then you also have a feature called Second Space. So I'm not really sure if all Xiaomi phones have this feature, pero dito for this budget phone, meron kang Second Space. So ang ginagawa nito, meron ka parang dalawang accounts sa phone mo. So meron ka dalawang PIN. Kunwari 000 yung PIN mo. And then, meron ka pang isa pang space na 111. So pwede ka mag-switch doon. Kunwari meron kang tinatago sa asawa o girlfriend. So saan mo ba pwede magamit yung second space? So for example, meron kang anak and pinapahiram mo yung phone mo. So, pwede mo pagamit yung isang space na very kid-friendly. So hindi siya adult content yung laman. So kung meron kang tinatago dyan na videos. So it's a plus na meron siya ng second space kasi as far as I know, yung mga high-end yung or mid-range yung mga may gantong feature. And then, in terms of UI, so I'm not really familiar enough with that OS para i-explain sa inyo. Pero based from my experience, wala kang app drawer, so it's the usual na parang iPhone yung display, yung experience niya. And meron ka na rin mga pre-installed apps kapag open mo nung phone. So you have Lazada, Facebook, WPS Office, and AliExpress. Siguro dahil Chinese phone yung Xiaomi, meron na siyang AliExpress. So for the overall experience and overall review of the phone, comparing to other phones like the Realme C2 or yung mga Samsung A10, so this is a fast phone. So gawin natin yung benchmark. So comparing the Geekbench 4 for the Realme C2 and the Redmi 7A, mas mataas yung single core ng Redmi 7A. So meron siyang 856 compared sa Realme C2 ng 747. Pero in terms of multi-core, mas mataas yung Realme C2. Meron siyang 3,290 compared sa Redmi 7A na meron siyang 2,988. Pero in real life, parehong smooth naman yung experience yung dalawa in terms of gaming and opening tasks. And I'll do a separate video comparing these two. So that's it for the review of the Redmi 7A. So what can you say about the phone? Okay ba siya in terms of build quality, design. In terms of design pala, meron ka big bezel sa taas and the baba. So that's it for this video. Don't forget to like, subscribe, and click on the bell button to get notified for videos. So this is Coco Martech, and I'll see you in my next video.